Good morning, magandang araw sa inyong lahat mga kaberks. Chris Cusinero po. Alas 10 na ng umaga at pupunta tayo ngayon sa gas station dahil kung makikita nyo nga yung sasakyan natin dahil sa minus 37 nung isang araw, ang daming lumabas na mga ano, dapat ipacheck. Tingin ko na frozen lahat yung mga parts nung sasakyan natin sa ilalim or sa loob. At hindi nyo maiiwasan dito yung sa Norman Wells eh. Kaya kailangan natin ngayon dalhin yung sasakyan. Kung maririnig nyo, may kakaiba nga rin siyang tunog, no? So, alas 10 na ng umaga yan mga kaberks. Kita nyo yung snow, no? Kailangan ko palang palahin talaga yan, no? Wow, daing trabaho. Day off ko ngayon. At dalhin natin itong sasakyan sa talyer. So, good morning. Madilim pa. Ang sikat ng araw, mga alas 12 pa lang tanghali. Halos mga 11:30, mga ganun. Papakita ko sa inyo kung ano itong lumabas na mga problema ng sasakyan. Ayan. Service traction control. Service ESC. Tapos kung makikita nyo, ayun yung kanyang check engine. Tapos meron din dito sa taas, ayun, yung collision. Meron din dito yung, ito nga, yung pang slippery. Traction ba yun? So yun, ang kailangan natin paayos ngayon. So dalhin natin itong sasakyan natin sa talyer. Ulit-ulit, no? Gastos na naman to. Yung iniisip ko yung gastos na naman ng pagpapacheck ng sasakyan eh. Wala naman dapat nalalabas na ganito kung hindi naman nag minus 37 nung isang araw. Kasi nung mga nakaraang linggo, buwan, walang problema yung sasakyan eh. Nung araw na yon na nag minus 37 na feels like minus 42, yun na. Lumabas na lahat yan. Tapos sabi ko, baka kailangan ko lang i-warm up yung sasakyan. Iikot ko dito sa town. Mga 30 minutes kong iniikot yung sasakyan. Pagbalik ko sa bahay, para ma-warm up yung makina, lahat, pati gulong. Wala, nakalabas na lahat yung mga sign na yan. Pero, ang sabi doon sa talyer, nung nag-check, kung makikita nyo yung nag-check ng ating, nagpalit ng ating gulong doon sa isang video natin, sana maisingit ko dito. Siya din yung nakausap ko nung isang araw at sabi niya nga, try muna natin na i-depress yung sasakyan, baka yun lang yung problema. So kailangan namin i-depress yung sasakyan. Ngayon, pagkatapos na may i-depress yung sasakyan at mayroon pa rin mga signs, so that means kailangan talagang ipacheck yung mga yan. So wala akong alam sa sasakyan, ang alam ko lang mag-drive at magluto. So tara, punta na tayo doon. At mamaya nga pala, pag tinawa na itong sasakyan at iniwan na natin doon, maglalakad na tayo mula sa talyer hanggang sa bahay. At ngayon ay minus 23. Alas 10 ng umaga. Dito na tayo sa gas station, Norman Wells Transportation, under ng ESO. Ito lang yung isa-isang gas station dito sa Norman Wells. Meron lang silang dalawang linya ng gas, isang diesel saka isang regular. Good morning. My friend. Morning. Good morning. Yeah. How's it going? My car is there. Your keys? So we're gonna take a look at it, and then we will call you before we do anything. Okay. All right. Now I'm going to walk home. Exercise. Okay.
See you, my friend. All right, buddy. Just call me, okay? I will. Okay, bye-bye. So, naiwan na yung sasakyan natin dyan. So, maglalakad naman tayo ngayon pa uwi. Kung ano yung bilis ng biyahe natin papunta dito sa gas station, siya ngayong tagal ng paglalakad natin pa uwi. Tapos, minus 23 ngayon. So, kailangan natin magbalot-balot. Dahil paglabas natin ng sasakyan at saka ng talyer, medyo mainit-init pa yung mga damit natin. Ngayon, syempre, lalakad tayo papunta ng bahay. Lalamig at lalamig na yung ating mga kasuotan. So, kailangan na nating tago yung ating katawan sa lamig. Saglit lang, iaano ko lang yung aking jacket. Di ko pala naisama. Pwede ba ako dito sa road? Main road? Maya-maya, malulobat na rin tong camera natin. Kasi nga, naka-expose siya sa lamig. Alam nyo na dito sa lugar ng malalamig, pag naka-expose yung inyong gadget sa lamig, kahit full bat pa siya, malulobat ka agad. Malayo-layo yung lakaran to. Buhay ni Chris Cusinero dito sa Canada, mga ka-Berks. Kung tatanungin nyo kung gano'n na ako katagal dito sa Norman Wells or dito sa North malapit sa Arctic Circle, magna 9 years na po ako kasi 2014. O tama, magna 9 years na, 2023 na pala in 1 month, no? Wow! Talagang ganun na ako katagal dito sa Norman Wells. Ang dami na nangyari for that 9 years. Nung unang punta ko dito, sabi ko hindi ko kakayanin dito sa Norman Wells. Dumating ako dito August ng 2014. Hindi na ako na-renew ng work permit sa Calgary. Kaya napilit ako maghanap ng trabaho sa ibang lugar. Dito nga ako napunta sa Norman Wells. Kasi may available na LMO dito. Noong mga panahon na yon, wala pang Lamia nun. Tapos, in-apply ako nung boss ko, yung may-ari ng hotel, na ayusin ng documents ko para sa aking work permit. Okay naman. Tapos nun, pagdating ko dito, ang phone ko, Rogers, under ng Rogers. Parang ano yun, parang Smart or Globe, parang ganon. Pero Rogers yung sa amin. Wala palang Rogers dito sa lugar kung saan ako magtatrabaho. Dito sa North, ang provider dito, ano, Bell. So pagdating ko rito, walang signal yung phone ko. Tapos noon, yun na, tumira ako sa hotel. Isa sa mga rooms sa hotel. So hindi ako pwede magluto sa hotel, sa room. Hindi ako pwedeng tumanggap ng bisita. Hindi ka pwede magingay. Siyempre, nasa room ka ng hotel. Wala pang staff accommodation noon eh. Nung una, ganito rin ako. Naglalakad din ako. Araw-araw. Ang pasok ko noon, before the COVID, alas 6 ng umaga. So, 5 o'clock, madaling araw, gigising ka na, maliligo, mag-aayos. 5:45, maglalakad ka na papunta dito sa trabaho. Noong mga panahon na yon, minsan pag winter, minus 40 feels like minus 50. Nilalakad ko talaga parang ngayon. Hirap na hirap ako noon. At walang sasakyan, walang pera eh. Kasi noong nagpunta ako dito sa Norman Wells, bankrupt talaga ako, wala akong kapera-pera. Walang ipon. Pero ayoko nang balikan yon. Pag maalala ko yon, aral na sa akin yon eh. Aral na kay Chris Cusinero yung mga nangyari sa akin dati na bakit hindi ako nag-ayos ng papers ko para mag-PR ka agad. Bakit hindi ako nag-ipon. Kaya marami sa inyo magtatanong, ang tagal mo na sa Canada, ngayon ka palang na immigrant, ang tagal mo na sa Canada, wala pa yung pamilya mo dyan, wala pa yung anak mo dyan.
Pinagsisihan ko po lahat yon. At natuto na ako. May second chance. Pero this time, hindi ko na pakakawalan. Gagawin ko na ng paraan. Wala ibang tutulong sa akin kundi sarili ko. Kaya kailangan ko na pagbutihin ang trabaho ko, saka ang pangarap ko para sa mga mahal ko sa buhay. Diba? Wala pa tayo sa kalahati. Tulo na si Punko, alam nyo ba yun? Sakit nung salamin ko, dumidikit sa mukha ko. Whew. So, paano po? Hanggang dito na lang. Maraming salamat sa inyong panonood. Maraming salamat sa inyong suporta. Maraming salamat sa palaging nandiyan kayong lahat para kay Chris Cusinero. Appreciate ko po bawat isang comment, sa bawat isang share, bawat isang like nyo, sa bawat panonood nyo ng video ko. Maraming maraming salamat po sa inyong lahat. Tuloy lang natin yung buhay natin dito sa Canada. May awa ang Diyos. Kaya natin yan. Wala namang madali sa buhay. Yun nga mga mayaman eh. Namumroblema problema sa pera nila eh. So paano po, hanggang dito lang ulit. Magandang araw sa inyong lahat. Tuloy-tuloy lang tayo sa agos ng buhay. Tuloy-tuloy lang tayo sa bawat hamon ng buhay natin. Kaya natin yan. Okay? Chris Cusinero, anyong kapamilya, kapuso, katropa, kabarkada at kabarks. Bye-bye. Nagpapagi na yung aking salamin. Wala na akong makita. Ano man ang hamon ng buhay, palagi ka lang sumabay. Piliin mo laging sumaya. Kay Chris Cusinero panalo ka. Bilang pagluto at sa kusina, sa adventure ay kasama. Sa lugar na kakaiba, halika na kay Chris Cusinero na. Halika na't sumama ka at manood. Mga matay mamamangha, di lang dyan ang mabubusog. May mga lugar pa lang, ganito ang nangyayari. Kapag nakita mo, mapapawaw, mapapagrabe. Mga ka-birds, tara muna gala. Mga lugar dito kanyang ipapakita. At sa pagluto, matik.